Wala! Surprise! Ito na naman ulit si Nate Vlog TV. Ay, ba't may alaman ako dito? Yung mga channeling bumbong ko. Yan. Update tayo. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Sino kaya ang sasabunin? Yung nasabon ko? O akong sasabunin ng customer ko kasi sinabon ko yung kanyang computer? Pero bago lahat, hindi po to sponsor ng anumang detergent soap. Okay? Hindi po rin tayo sponsor ni Downy. Okay? Ang gagawin natin, alamin natin doon sa episode 31 kung ano magiging resulta ng ating ginawang PC repair upgrade kasama na po doon yung cleaning. O yung sinabon natin yung motherboard kahapon eh. So, tara! Tcharan! Ito na po yung ating resulta ng kalokohan ay kasipagan kahapon. Kung mapansin nyo, malinis na, dust free, pwedeng dilaan. Joke lang po. Yan. So wala na po tayong mga nakatagong alikabok dyan kasi sinabon po natin. Yan. At tuyo na po yung motherboard. Tuyong-tuyo na po. Kahapon, mga tao, basang-basa po siya. Ngayon, ito po yung resulta. Parang bago na po siya ngayon. Wala po kayong makitang alikabok. Akala nyo, brand new. Hindi. Hindi to sponsor ng ibang brand ng computer tulad ng MSI at saka ng Asus. Second hand po yan. Ang bago lang po dito, itong graphics card. Yung memory, yung mga SATA cable na yan, bago po yan. At po yung CMOS battery sa loob. Okay? Ngayon, tara, subukan natin. Paandarin natin kung gagana yung ating computer. Okay, kinakabahan ako. Baka lumabas si Genie. Sana huwag lumabas si Genie. Panalangin natin, walang Genie darating. Kundi mag-a-whole new world ako. At matatapos na po itong vlog natin. Wala na pong susunod na bagong video si Nate Vlog TV. Magpapaalam na po siya totally. Hindi. Buksan na po natin. Isa, dalawa. Umikot. Umikot po siya mga kadads. Ayan po. Nakita nyo, ASRock po yung motherboard niya. ASRock. Ayan. Pero nagahang. Bakit kaya? I-check natin yung BIOS. Nagahang po siya. Pause muna natin. Okay. So kanina, nag-run na siya, mga kadads. Pero nung sinalpa ko itong boot drive na USB, ito po, naghang po yung system. So, baka hindi po niya supported itong ganitong drive. Yung ating USB 3.0 na flash drive. So, meron po kasi siyang backward compatibility. Ang alam ko, hindi po siya tumatanggap ng USB 3. Or, hindi niya supported yung USB 3. Okay? Kuha lang po ako ng DVD drive para mag-boot yung ating operating system. Mayan na lang po. Okay. Balik tayo. Meron palang naiwan na software disk dun sa loob ng optical drive ng customer ko. So, babalik po natin to pag sinoli natin o dineliver natin yung ating desktop ng minamahal nating customer. Okay? Nag-boot na po tayo sa Windows 10. Yan po. Demo disk lang po yan. Demo. Meaning, pang demonstration. So, mapansin natin, itong PC, yung harap po niya, check po natin, mukhang bago. Bagong-bago yung PC. Kasi,
nilaban po natin, halos magmukha na po siyang bago. Wala na po siyang ganong dumi-dumi. Ayan po. Medyo hindi ko mapakita sa inyo dahil masikip po yung pagkakalagay ng computer. Ayan po. Pero po yung loob, yan po, bagong-bago mga daddy, mga kadads. Doon pa sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, parang awa nyo na po para dumami po yung ating subscribers. Marami pong salamat po dun sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-watch ng ating video. At pakishare na lang din po kung meron po kayong time. Ayan po, gumagana po yung kanyang chassis fan, yung fan 1 at yung fan 2. Ow! Aray! Nadali yung kamay ko! Hindi, joke lang po yun. Hindi naman po masakit eh. Tingnan natin. Putol na. hindi po naputol. Yan po. So, ang gagawin nyo, ang orientation ng fan dito po sa harap, dapat po papasok. Sa likod, palabas. Para yung cold air, papasok dito. Dito, lalabas yung hot air, mga tao. Yan po ngayon. Ito po yung ating PS2 keyboard at PS2 mouse. Kasi low-tech pa si Kadaddy o si Kadads Nate Vlog TV. Pero kadalasan, ang ginagamit po natin, puro USB type na po. Yung ganito pong kinakabit. Meron na po USB 3 o Thunderbolt. Iba yung shape po niyan. So discuss po natin yun sa mga susunod natin mga vlogs. Tapos meron siyang network connection o Ethernet port. Meron siyang apat na USB. Yung graphics card na binili ko ay MSI GT 1030. Ito na po yung pinakamurang graphics card sa market. Kasi kung mapapansin nyo, mahal masyado ang graphics card ngayon. Umaabot po ng 13,000, 16,000, 50,000, 150,000. Yun na po yung pinakamahal sa lahat. So para meron ka ng bagong computer, ganun po kamahal. Yung mga ina-assemble po ngayong mga bagong computers, usually ang graphics card po noon nag-range po ng 13,000 to 16,000. Depende po sa specs. Yan. Ang pinakamura nyo na makukuha yung GTX 1060 Ti. Pag Ti, hindi po yung masama ah. Baka sabihin nyo, tang, tut, hindi po ganun yun, kundi titanium series. Yun po yung sa mga high precision graphics card na supported yung mga ultra HD na mga monitors. Mas maganda po yun. Pero kung gusto nyo mas okay yung performance niya, mas mataas yung tinatawag natin na clock speed ng processor, you go for 1050 o kaya 1060. Mas okay po yun. Pwede rin po yung 1650 o kaya 1660. Mas latest na po yun, mga kadads. Okay? Okay, ito na po siya ngayon. Pwede na tayo mag-setup ng Windows 10 demo installation. Gamit yung optical disk natin. Ito sa ating optical drive. Okay, ayan po. Magana na po siya. Check natin yung mouse. Ayan po. I-setup na po natin. Click nyo lang yung next. Install. Ang gamit ko nga pala mga kadads o mga tao ay yung 43-inch na Sony Smart TV. Ang model po niyan, ito po. W66G. Smart TV po yan. Maganda po yan. Pag i-compare nyo po yan sa mga hindi branded na TV, ito, hindi pa siya 4K
para po siyang 4K ang kanyang graphics performance o resolution. So, mas bet ko ito kung kayo ay gusto niyo ng color accuracy, maganda yung quality ng image, go for Sony Bravia 66G o W66G model. Ganda po yan. Sa halagang 25,000. Hindi po yan sponsor. Binili ko po yan matagal na. Magto 2 years ago na po yan sa November. Okay. Simulan po natin ng installation. Huwag na po natin ipakita kasi alam natin bawal ito. Okay. So mga nagtatanong, maganda ba ang Sony, Samsung, LG? Para sa akin, mas maganda yung magandang babae. Ay, hindi po. Joke lang po yun. Ang kore ng bobo jokes ko. Sa akin, mas maganda si Sony kasi maganda ang kanyang performance at matibay, talagang durable. Wala kayong masasabi kay Sony. Para sa akin lang po yun. Kasi yung iba kong mga kakilala, meron po silang nabiling Sam, tut, saka L, tut. Hindi po siya pinalad. Sensya na po. Ganun po talaga ang buhay. Parang weather lang. Kaya bibili kayo ng TV, bumili na rin kayo ng UPS o kaya AVR para sure. Ito na po yung ating SSD. Ipo-format na po natin. 223.6 GB. Yan po yung katumbas ng 240 GB. Okay? I-next na po natin. Yan. At hindi natin kailangan lagyan siya ng partition dahil maliit na po yung 240 GB. Ang mangyayari po, ang magiging storage natin sa mga bagong setup na computer, yung ating SSD, ito po, ito yung magiging data drive natin. Diyan po natin isisave lahat ng ating mga documents, mga download files, mga video files, etc., mga personal files. Dito po. Storage na lang po yan kasi hindi po siya ganun kabilis compare ni SSD. Si SSD ay hindi po to sponsor kundi ito po ay binili po ng ating minamahal na customer sa halagang 1,900 pesos. Yan. Brand new po yan. 1-year warranty. Yan po. Sa mga bagong setup na computer, ang problema nyo lang, wala na siyang optical drive bay. Hindi na po kayo pwedeng maglagay ng DVD, gagaya po nito, optical. Kasi yung buong harap na po yan ay blanco na po siya. Wala na pong slot o butas para po dun sa ating 5.5 inch drive, kagaya ng optical drive o DVD writer. At wala na po siyang special drive para po dun sa internal memory card reader. So, wala na po yan. Okay. So, sa kadahilanan si minamahal na customer ay wala siyang ganong budget. So, pinagtsagaan na lang po natin i-recover yung kanyang lumang desktop system unit. Pinalitan lang po natin ng processor. ng graphics card at saka ng memory at saka ng SSD. Yung ibang accessories gaya ng data cable, nagdagdag rin po tayo. Pinalitan na po natin yung lumang data cable o yung SATA cable sa optical at saka dun sa hard drive at saka SSD. Tapos nagpalit na rin po tayo ng CMOS battery. Yan po. Required po yan kung meron po kayong PC. Nag-age na po yung computer nyo 3 years and above.
dapat magpalit na po kayo ng CMOS battery. May case po kasi na pag low bat po yung battery, nagki-trigger po yun ng short circuit minsan sa inyong system, sa motherboard nyo po, at minsan nagko-cause po yun ng blackout. Naranasan ko na po yun maraming beses, ganun po yun nangyayari sa mga CMOS battery, lalo na kung hindi siya branded. So binili po natin siya ng Energizer 2032, yun po yung code ng ating CMOS battery, Energizer 2032, Energizer, Bekenemen, yan po, yan, malinis na po, nilagyan po natin siya ng cable tie o zip tie, yan, para malinis, hindi po makalat. At yan po yung ating resulta ng ating ginawang paglalaba kahapon sa episode 31. Ngayon, episode 32. Magkukulan na po tayo ng ating computer. Ay, hindi po. Kanino bang bobo jokes na naman yung magkukula? Okay. Okay. So, pansamantala muna tayo magpapaalam. Pero bago tayo magpaalam, may nakalimutan ako kahapong i-shoutout. Baka nagtatampo yun, i-shoutout natin. Okay? Assistant, paki, tulong naman. Okay! Sa mga gustong magpa-shoutout, mga kadads, mga kapuso, shoutout kay Sefi. Sefi, yung camera ko, Bekenemen. Ivan, shoutout kay Ivan. So, susunod na lang po tayo mag nabubulo na naman ako. Susunod na lang po tayo mag shout out. Post muna natin kasi may bisita. Mga minamahal. May ilaw ba? Ayun. O mga daddy, o mga kadads, o mga tao, kailangan nyo rin mag-provide nga pala ng headgear o light gear para sa ating ulo pag gumagawa po tayo ng computer, at meron po kayong salamin sa mata, wala namang salamin sa ilong o sa tenga. Yun po, mga bobo jokes ko na naman. So yun po yung ginagamit natin pag mag-repair po tayo ng computer kasi medyo matanda na si kadads eh. Kaya kailangan po niya ng malinaw. Ngayon po ito po yung graphics card. Diyan po. Wala na po yung graphics card niya. Pero ito po yung ating biniling brand new MSI. Ano po ba yan? Diyan yun. MSI GT1030. GeForce po yan. Yan. Aero ITX. Maganda po yan ang graphics card pag medyo tipid po kayo sa budget, magpapa-assemble po kayo ng computer. Kaya yung habulin yung presyo ng inyong computer, mga 60,000. Pero kung may budget kayo, gawin nyo na pong 1060. Kung may budget po kayo doon, 1660 na po ang bili natin. Mas mahal na po yun. Nag-range na po yun ng mga 70,000 na po, mahigit. Okay? So, wala po itong driver, ha? Baka magana po kayo ng driver. Wala po itong jeep ni driver. Bobo jokes na naman, no? Yung driver, ito po yung nagpapakilala sa ating sa Windows natin o sa ating operating system kung ano yung naka-install na graphics card o hardware sa ating computer. So, walang hardware, hindi po siya ma-detect ng ating Windows operating system at hindi niya po magagamit ang fully capability ng ating hardware. Basta meron lang siya pero hindi niya nagagawa yung kanyang best performance. Kaya po kailangan niyo po na hardware. Yung hardware driver niyo po nito ay i-download niyo po dun sa NVIDIA website. Sa mga susunod na vlog, i-discuss po natin yon kung saan po natin gagawin. Magla-login po kayo sa nvidia.com, magka-sign up kayo kasi hindi pa siya nakakapag-sign down. Okay, sign up po 'yon. Bobo ng jokes ko, ano? Ngayon,
Wala na pong ibang laman yan kundi itong box niyan po. Saka yung kanyang anti-static wrapper. Alam nyo ba yung wrapper? Si Andrew E. wrapper po yan. Ay, hindi po. Pampagod vibes lang po yan. Alam nyo naman yung pambalot. Tapos ito yung ating biniling SSD. Sa mga nagtatanong, magkano ito ngayon? Nasa 1,900. Sa iba, nasa 2,100. Depende po yan sa store. Yung SanDisk SSD na 240GB. Tapos, ito po, magkano po ito? Sa ibang store, 5,000. Pero sa nakuhanan ko sa PC Express, shoutout kay PC Express, 4,800 lang po ito. Meron din po ito sa Shopee at sa Lazada. Okay po, saan po kayo mas convenienteng mag-order? Lazada ba o Shopee? Tapos, etong SSD na buo pa ito, mga kadads, buo pa yan. Ito yung DDR2. Kung napansin nyo, bakit ko binila ng DDR3, DDR2 yung nakalagay. Kasi po yung motherboard na ginagamit niya, ng customer, na minamahal nating customer, ay meron po siyang DDR2 at DDR3 slots. Yung dilaw pong yan, tutok po natin, yung po yung dilaw na yan na slot, DDR2, at yung blue slot, yan po yung DDR3. So, vice versa. Ang tanong, kadads, pwede ba ating pagsamahin yung DDR2 at 3 equals to 5? Ay, bobo jokes na naman. Hindi po, kailangan, kung ang nakalagay po sa inyo ay 2, 2 lang po yun. Huwag po kayo mag-intermix ng memory kasi hindi po yun magiging supported ng inyong motherboard. Unless, kung gusto nyo makapanood ng animation, kagaya ng The Lion King, saka ng Aladdin, makita nyo yung usok, pwede po yung mangyari. Okay ha? Hindi po yun na joke ha? Totoo po yun. Huwag nyo pong pagkasamahin yung DDR2 at DDR3 pag meron po kayong ganong motherboard. Kung DDR3, 3 lang. Hindi pwedeng salawahan. Bawal po yun. No. Bawal lang salawahan. Kung DDR2, 2 lang. Hindi pwedeng DDR2 at 3. No. Bawal po yun. Okay? So, yun lang po ngayon ang ating diniscuss, ang ating topic. Okay. At ito po yung kanyang cover. Malinis na po yan. Yan po. Okay. Madali lang po itong magasgas. Kaya, ingat-ingat lang po kayo. Kung saan bibili kayo ng bagong computer chassis, mas maganda po yung tempered glass na po yung bilhin nyo. Kasi ito po ay acrylic board lang po ito. Acrylic board o plastic lang po ito. Pag plastic, naku po. No. Joke lang yan ha. Baka seryosohin nyo. Okay. Nasaan na po ba yun? Kasi yung plastic na cover, yung ganyan, madali pong magasgas. Unlike po nung tempered glass. Kahit po yan, batuhin nyo, paluin nyo, insultuhin nyo, hindi po yan masisira. Kasi design po talaga siya, durable. Kaya mahal yung mga bagong chassis ngayon na mga tempered glass. Mga 3,000, 4,000, 5,000. Minsan inaabot ka na siya ng 10,000 o mas mahal pa dun. Okay? Ngayon, may nagtatanong, kasi itong chassis, meron USB 3.0, yung kulay asul na slot. Pakita ko sa inyo, yung kulay asul na slot. Aray ko, nabiktima ako. Yan, kung nakita niyo yung kulay asul na slot na yan, hindi ko makakita sa inyo. Yan, nasa ilalim, yan po yung 3.0. Hindi po gagana yung USB 3.0 kasi po yung ating motherboard ay walang USB 3.0 header. Ibig sabihin ng header, wala pa siyang pagkakabitan ng plug para po doon sa USB 3.0. Kaya hindi po siya magagamit. Bakit po?
Kasi ang USB 3.0, kailangan nyo yung motherboard nyo high-tech. High-tech po. Mga from 5 years ago, may mga USB 3.0 header na po yan. Okay, consider meron na po yung USB 3.0 ang inyong computer. So dito, medyo matagal na po ito, yung ganyang model, so wala pa siyang USB 3.0. Actually, mga siguro, mga 7 years ago na yung motherboard na yan, o 8 years ago, kaya wala pa siyang USB 3.0. Yun lang po. Okay, shoutout muli po tayo doon sa mga ating mga nakalimutan ko i-shoutout kahapon. Kay Sefi, kay Ivan, kay Ernesto Cadorniga, kay Walter, kay Romel, Molina, shoutout sa'yo. Sino pa ba? Wala na po akong masabi. Comment na lang po dun sa baba kung gusto nyo pong magpa-shoutout. At sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV, please lang, parang kawa nyo na, subscribe na po kayo. Marami po kayong matututunan na kalokohan. Ay hindi po, kalokohan sa mga bagong ideas po. Okay? Pasamantalang magpapaalam si Nate Vlog TV. At ingat po kayo palagi. Bye-bye!